here. Para makita naman ang kagwapuhan mo, Direk. Oh, I love it. Yes, I'll go. Adita mo ako. Yes, mask reveal. I love it. Ayan, of course, we do have Chief Operating Officer of Quantum Films. Si Attorney Joji Alonso is also in the house. Attorney Joji, hello. Good evening po sa inyo. Thank you, Attorney Joji, for making it all the way here as well for your fabulous film. Good evening. Dito po tayo, ma'am. Ayan. And of course, Miss Isabel Belay Santillan, Signal Entertainment Vice President. Hi, ma'am. Na talaga mong batang-bata. O, di ba? Youthful na youthful na youthful talaga. Ayan. So, ma'am, mga sir, baka gusto niyo po, no, batiin lang natin yung mga kapatid natin sa press. Kaya kung nyo na po tanggalin yung mic ninyo, ito, ay yung mask ninyo, ito po yung mic. Hello, good afternoon to everyone. Thank you at nakarating po kayo dito. We're very excited about this film kasi this is the first entry of Signal sa Metro Manila Film Fest. Maganda siya. Mapapasaya tayo ngayong Pasko. So, thank you in advance for your support. May gusto po ba kayong idagdag, Attorney Joji? Magandang gabi po sa inyong lahat, or still a good afternoon pa pala. Thank you for joining us this evening. I'm very grateful, of course, to Percy and June for asking me to co-produce the film with them. The first time they sent me the script, it was past 12, and I was thinking of just reading a few lines, but I ended up reading the entire script kasi ang gandang-ganda ako sa pagkasulat. So tonight, finally, after 2 years, mapapanood na po natin lahat yung pinaghirapan namin noong 2019 and 2020. At sana magustuhan niyo po and spread the news kung magustuhan niyo. Kung hindi naman po, please be kind. Salamat po. Good afternoon, everyone. Maraming salamat for coming today. Welcome back sa Sinihan, sa mga ngayon na bumalik. Tulad ni Miss Janice. Welcome back, Miss Janice, to the movie theater. No, but thank you to our partners, si Attorney Joji at saka si Belay sa Signal, si Miss Belay sa Signal. Kasi this was a project, passion project namin noong 2019, passion project ni June. And we thought, sabi namin, makagawa ba natin to? Buti na lang talaga, everybody came together and we were able to produce the film talaga a month before nag-hit yung lockdown. So, habang pandemic, nasa post-production ng pelikula, at sana ngayong ipapalabas na siya, senyala siya, natapos na, please, sana ito na yon. Tuloy-tuloy na tayo from here on. So, thank you. And again, please, kung magustuhan niyo yung pelikula, please help us spread the word. Thank you. Maraming salamat po sa inyo, sa mga mensahe ninyo para sa mga press natin. Okay, you may take your seats na po. Ayan. And of course, we would like to acknowledge the presence of Direk Jun Robles Lana. Nandito po siya. Mamaya, magsasalita siya. Sasama po siya sa Q&A. Pero of course, ayaw na natin patagalin pa, di ba? Panoorin na po natin ang Big Night! Evening, we are opening the floor for the Q&A portion. And here with us, of course, nandito ang ating Darna, Christian Bables! Hello po, good gabi po sa inyo lahat. Miss Janice Nivalen, thank you for taking the time to be with us. Hello, good evening. Nice to see you all again. Oo, grabe. Mr. Nico Antonio is here as well. Thank you for watching. Magandang gabi. Sue Prado is also in the house. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Mr. Soliman Cruz is also here as well. Good evening, sir. Magandang gabi. At syempre, eto na, si Direk Jun Robles Lana! Hi guys, hello, maraming salamat sa pagpunta dito. Finally, Direk, napanood na rin namin. Diba? Talaga na, tagal namin na-anticipate ito. Trailer pa lang, tuwan-tuwa na kami. At ngayon, eto na, yung mga kapatid natin sa PR po ay nandito. Kung gusto nyo magtanong, si Miss Lot ay nandiyo dyan, nasa kanyang mikropono. Please just raise your hand if you want to throw in your question. Go, go, go! Miss Lot, sino una magtatanong? Ang unang magtatanong is si Glenn Sibuanga. Ay. Multitasking! Nagva-vlog, tapos nagtatanong din. Go!
yes. Una sa lahat, congratulations to Direk Jun at sa buong cast, Christian, sa lahat po. Okay, hi Sue. Yeah. Nakaka-miss yung ganitong press ko. Yes, of course, Direk, paano sa tingin mo mas tatangkilikin ka ng mga tao because napapanahon talaga yung topic. At syempre, alam natin na hanggang ngayon, kahit na medyo naglaylo yung ganong topic, napag-uusapan pa rin. Well, unang-una ang inaasahan natin, bumalik sana mga tao sa sinihan ngayong Metro Manila Film Festival kasi kailangan ng industriya ang tulong ng mga manonood at support para matuloy tayo ng trabaho at patuloy tayo makapagkwento. At makapagkwento lang ng hindi basta nagpapatawa kundi sana mapigyan din tayo ng pagkakataon na matalakay yung mga importante issue kagaya nito na napaka-importante sa akin. Kumento ko na lang siguro na kaya ko siya naisip kasi may ginagawa akong pelikula noon way before yung big night and then may naghihintay kami ng setup, matagal so naghihintay and then may narinig ko isang grupo ng tali sa naghihintay tapos nagtatawanan sila. Tapos narinig ko na ang kwento ay pinag-uusapan nila yung EJK, pinag-uusapan nila na sa barangay nila may na-discover na isang katawan na balot ng cardboard. Pero kaya sila natawa kasi yung araw na yun, fiesta dun sa barangay. Hindi ko alam kung totoo yun, pero pinagkamalan daw na lechon. Kasi hindi ko sure kung gaano yung veracity ng kwento na yun. Pero just to hear them laughing about it, naiisip ko na dumating na ba tayo sa puntong ganito, na naging numb na tayo sa mga nangyayari sa atin. And I thought, comedy would be the perfect lens para tingnan natin kung ano yung kung paano na tayo naging manhid sa mga pangyayari nito. So nakakatawa siya pero sana sa dulo maramdaman natin ang pinagtatawanan natin sa sarili natin. Kaya napaka-importante sa akin na maikuwento to. Dun sa announcement Direk, sabi mo hindi mo gagawin tong pelikula lang ito kung hindi si Christian Bobles ang magiging bida. Paano may explain yung further yung sinabi mong yun at ngayon of course natuloy na si Christian nga. Kasi nung ginagawa ko pa siya nung alam ko na buo ko na yung kwento hindi ko pa nga nasusulat yung script na nag-uusapan na namin ni Percy sinabi ko na kay Percy na si Christian lang talaga yung nakikita ko dito sana pumayag siya. Sana magustuhan niya. Minessage namin siya kasi talagang sa totoo lang hindi wala akong maiisip na iba. Wala talaga akong maiisip na iba yung dana na napanood ko sa isip ko at yung dana na binigay ni Christian at dinagdagan niya pa, wala akong ibang maiisip. So kung hindi siya pumayag, maghihintay ako either hanggang pumayag siya o hanggang may maiisip ako na pwede dahil wala talaga akong maiisip na pwede gumanap kay dana, hindi si Christian. Ano reaction mo doon? Ano reaction mo doon, Christian? One and only. Ano po yun, sir? Sorry. Ano reaction mo doon na one and only choice ka talaga? Direk. Para wala alam mo yun ang lupa, Direk. Pero, Direk, thank you talaga. As always, ako po ay laging nagpapasalamat sa tiwala na ibinibigay ni Direk Jun sa akin. Of course, dati na kayo nagkatrabaho and award-winning yung pinagsamahan nyo. Ano yung na-discover nyong bago dito sa isa't isa? Si Direk Jun and Christian. Alam mo kanina, Christian, pinapanood ko ito. Nakita kong gaano ka... Kasi yung Die Beautiful, si Paolo nag-makeup doon eh. Yun yung role niya. So nung nakita ko kanina, yung eksena na ikaw ang nag-makeup, yung naramdaman kong umikot na yung mundo, buong-buo na, na ikaw na yun, ikaw na to, ikaw na yung bida. Ay naramdaman ko kung ano yung reflection ng eksena ngayon, napanood ko sa big screen, sa Paolo to eh, sa Die Beautiful ngayon, ikaw na. So, moment mo talaga para sa ito talaga ito. Thank you. Oh my God. wait lang, Direk. Hindi ko ma... Teka lang, Direk. Ayaw mag-sink in sa'yo, ah. Naano naman ako, Direk.
witness. Lagi-lagi, Direk. With God as my witness, Direk. Kung bubuksan mo yung dibdib ko, kung makikita nyo po yung nilalaman ko talaga, Direk. Mula day one hanggang ngayon, grabe yung pagpapasalamat ko, Direk. Kayo pong nagluwal na akin dito. Oo, Direk. At sobrang pasalamat ko. Ito pong ginawa namin yung big night. Mas lalo kong naramdaman si Direk Julie. Kasi Direk, nung dahil beautiful, natatakot ako sa'yo, Direk. Natatakot pa ako kay Direk. Nahihiya na parang hindi ko alam kung anong iaharap ko sa kanya. Ngayong big night, naramdaman ko yung grabe, pagtitiwala, Direk. At yung sobrang hindi ko siguro ito magagawa, Direk, kung hindi mo ako ginight bawat hakbang nitong pelikula. Kaya, Direk, thank you talaga. Salamat, Direk. For my last question para sa lahat ng cast members. Anong reaction nyo nung i-alok sa inyo yung pelikulang ito, knowing na controversial yung topic, yung issue, pero comedy yung approach? Ayan, kay Nico, ayan pa. Una sa lahat, maraming salamat, Direk Jun. And sorry, I would like to take this opportunity for all the yung nangyari dun sa set. Sorry. Ano ka ba? Worth it naman! Yun lang. Pwede ba namin malaman kung ano yung sinisori mo? Actually, hindi ko maalala. Kasi gusto naman maging ano eh. Gusto lang pag-usapan. Hindi. Usapan na! Ano yun? Hindi, kasi ano, usually kasi when I go to the set, doon ko binabasa yung script. Doon ko ini-internalize yung character ko. Kay Direk Jun, hindi pwede yun. Dapat, before you reach the set, you know who you are. You know your lines when you throw it. You know what it means. Hindi pwede kay Direk Jun yun. So, yun, natutunan ko. After making that movie with Direk Jun, even sa TV, ginagawa ko na rin yun. Yun, ano, bakit ko ba sinasabi to? Bakit ganit ba yung character ko? Ganun. So, kung meron man ako napulot kay Direk Jun and working with him on this movie, yun. Yeah, thank you. As for the role, ano napapayag sa akin? Support ako kay Christian Bables. After watching him sa Die Beautiful and seeing him bloom as an actor, I want to work with this guy, sabi kong ganyan. And Direk Jun, I worked with him sa Ang Dalawang Mrs. Reyes. Sobrang ang gaanang pakiramdam ko sa kanya. Pinagkatiwalaan niya ako sa role na yun. At napansin din ako kahit sobrang liit lang ng role. Sabi ko, why not do this? Tapos sabi ni Direk Jun sa akin, para sa akin daw yung role. So, totoo yun, Nico. Para sa'yo talaga yung role. Ayun. So, thank you po. Yun po yung nagpapayag sa akin. At syempre, comedy. Saka maganda yung tema, EJK, very close to our hearts. Ayun po. Miss Janice, na may nakakaayaw na eksena sa paano. Actually, I've always liked to work with Direk Jun. First show niya sa TV as director, isa ako sa mga artista niya. Basta si Direk Jun, kung wala naman akong... Hindi naman ako busy. Gagawin ko talaga yan. I always look forward to working with him. In fact, nung nabasa ko yung script, hindi ko pa nag-get nung una. Hindi ko pa masyadong nag-get na controversial pala yung team. Nung inulit ko pa sa okay, ito pala yun. Pero you know, a role is a role. Maganda yung film. I liked how he attacked yung EJK, yung ganung issue. So, why not? Plus, I wanted to work with this guy. Thank you, Mr. Thank you. Paano ako napapayag o bakit? Swerte lang ang ganda nung material. Kasi para sa akin, yung mga issue ng lipunan natin, kung ano mang paraan na pwede tayong mag-participate, I do it. Ang swerte ko lang kasi sa mahusay na paraan at saka sa isang paraan na maaaring sa panapangmalawakan yung maaabot na. And just like any other issues in our society,
Sana mabigyan ulit ng mga ganitong pagkakataon na makapag-participate kami na nasa culture and the arts para tumindig para sa human rights. Sir Saliman. Gandang gabi po ulit. Si Direk Jun, may kukwento lang kasi ako. Minsan na... yung script niya sinulat sa Sinimalaya, yung Wakaw, ay merong isang taong hinahanap ako kasi during the time nawawala talaga ako eh. Oo. At nahanap niya ako at sabi niya, si Direk Jun Lana ay nais kang makausap. Saan ho? Sa harap ng isang cafe sa GMA. Pumunta ako doon at kinwento niya sa akin, alam mo ba habang sinusulat ko ang script na ito, ikaw ang nasa utak ko, kaya ang pangalan ng karakter na ito ay Sol. Eh may mga pangyayaring hindi na ganap. At binigyan na lang ako ng role na may-ari ng nagtitinda ng mga ataol. Pero naka-eksena ko doon si Mr. Eddie Garcia. Ang sinabi sa akin ni Direk, Sol, nag-compromise ako eh. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Sa lahat ng pelikula ko, kukunin kita. At maraming pong salamat. Nakatatlo na ata po ako. Maraming salamat. Na mamanghalang po ako sa isang manunulat na habang nagsumusulat sila, nakikita nila yung aktor na gaganap. Maraming salamat nila. Maraming salamat. Thank you very much. Congratulations. This is another Jun Lana and idea first masterpiece. Sana sa awards night, maging big night. Yes, in BTK na.